Ayan, good day mga guys, mga kasuki. Nung huli kong vlog, mayroon akong binateriyahan na G-Shock. So ito, G-Shock uli siya. Kaibigan natin, o kaibigan ko, no? At iniwan sa akin kasi pumasok ng trabaho. Meron nga pala akong viewers, ano, nagtatanong paano daw matermine o paano malaman kung original ang G-Shock. So ito, ito mga kasuki, ano, ito original to na G-Shock. Yan, pakita ko sa inyo. No? Ang engrave ng original na G-Shock, ito, yan dito. Yan, yung mga letra niya. So pulido, nakamalalim. Yan, dito, yan. Pakita nyo dito. Ayan o. Maganda, pulido. Pagka-engrave ng mga tatak niya. Ayan, G-Shock. Ayan. Casio G-Shock. Ayan. Tingnan niyo mga kasuki, mga guys ha. Ayan. Tapos doon sa kanyang dial o sa kanyang mukha, may mga letra. Magaganda. Maganda pagka-engrave ng mga letra niya. Halos lahat yan. Ayan. Tapos ang kamay niya is dalawa lang, no? Dalawa lang. Sa fake, ganun din. Sa imitation, wala lang akong ano ng imitation eh. Wala lang akong sample. Ayan, masdan nyo ang engrave ng original na G-Shock. Pati dito, ito, ito. Ito, 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 yan. Yan. Ang mga gilid niya, pulido. Ang ganda, oh. Okay, ang mga pindutan niya. Maganda, magandang klase ang pagkakuha ng mga pindutan niya. Yan. Itong bracelet niya, mga kasuki, no? Original pa yata ito. Original pa itong bracelet niya. Ayan, makikita natin sa bracelet, ka-original, ayan. Ito, ito. May number. Ayan, may number siya. Ang buckle niya, mga kasuki, ayan o, Casio. Kita nyo, Casio. Ayan. G-Shock. Ayan, sabihin original. Makapal ang kanyang buckle. Makapal. Stainless yan. Yung iba kasi, may mga fake, manipis ang bakel niya mga kasuki. Manipis, hindi katulad nito. Ngayon ito para mas madali makita ninyo ano. Ang takip. Tingnan nyo sa takip. Ang pagka-engrave niya maganda oh. O diba? Pulidong pulido ang pagka-engrave niya. Yan. Kikita nyo sa numbering niya is ito G-Shock Casio 5229. Yan, GA200RG. Yan sa likod, sa harap. Yan, wala siyang nakalagay no, pero yun na 'yon no. Yung pagka-engrave niya at saka yung number nung machine yan, machine. O yung brand niya. Ang ganda pagka-engrave niya. Ang takip ng mga kasuki, pagka-original, medyo tingnan ninyo, medyo flattened lang siya o medyo hindi masyadong umbok. Pagka-fake, mas umbok po. Ang takip niya mas umbok. Ito. Mas umbok ang takip. Yan. Yan mga kasuki. Yan, tingnan niyo maigi ah. Ito ang original na G-Shock. Marami pong klaseng G-Shock. Minsan malilito tayo. Iba-ibang design siya. Style na klase ng G-Shock. Pero Casio po talaga. Ayan, original ito. Dating bracelet pa niya ito.
pansin ninyo, ayan, may mga tornilyo yan. Maganda, maganda. Pulido siya, pulido. Dito. Kung mas kuan, pwede rin nyo naman tingnan sa YouTube eh. Sa ibang mga YouTube channel. Paano ma-determine, mas ma-determine ang original na G-Shock at saka ang fake. Kasi doon minsan dalawa ang pinapakita nila, original saka fake. Ayan. Ngayon, para mas ma-determine ninyo, halimbawa, kagaya nito mga kasuki, papapalitan na siya ng battery. Tingnan ninyo. Ayan, bubuksan natin to ha. Tingnan ninyo sa loob. O makikita ninyo sa makina. Ayan, buksan natin. Kasi marami minsan yung mga replika ngayon mga kasuki o yung mga fake na G-Shock halos parehong pareho talaga, pero pag nabuksan na mas doon yung makikita kung ano yung ibahan, kung fake ba talaga siya o hindi. Ayan mga guys, yan, tinanggal natin yung mga screw, no? At bubuksan natin. Oh, hulaan ko ang battery nito is 1216. Hindi ko pa nakikita ang mga kasuki, ah. Oh, tama nga. Oh, ayan. Ayan. Parehong-pareho to nung binateryahan ko mga kasuki, mga guys, nung huling, ano ko, yung last kuan ko na vlog. Ayan. Meron siyang fittings. Ganyan ang fittings niya. So, ito po yung battery niya. Natatakpan itong puti. Meron pong talagang takip yan para hindi mag-contact or mag-ground. Ito, original ito na G-Shock. Ngayon, pag original na G-Shock, ang battery niyan mga kasuki, isa lang. Ayan. Pwedeng kadalasan ito 1216 o 1220, ganyan. Isa lang. Meron mga G-Shock mga kasuki na ito nga eh, digital at saka karamihan talaga ng G-Shock digital, may digital siya at saka kamay. Pag nabuksan ang relo ninyo at dalawa ang battery, may battery ng sa kamay at may battery sa digital, fake po yun. Yun. At saka pag may pihitan dito, yan kagaya nito, yan may pihitan, fake po yun na G-Shock. Hindi po yun original. Kasi walang, ang mga G-Shock dapat po ay walang pihitan dito. Kagaya niyan. Kasi ang function po ng battery ng G-Shock is pareho na niyang paandarin ang hands at saka ang digital. So, yun ang original. Pagka ang digital niya, ang digital as iba ang battery at ang kamay iba ang battery, fake po yun na G-Shock. Ayan. So, iti-tester natin itong mga guys, mga kasuki. Meron ding G-Shock mga kasuki na ano ha, dalawa ang battery ha. Ayan. Dalawa ang battery. Madalas yung ganun is 721 ang battery at saka 920. Dalawa battery niya. Pero ang function din po noon, gaya ng sinabi ko, ang function noon is sa mga battery niya is
pagaganahin niya na lahat ang kamay at saka ang digital. Yon mga kasuki. Dapat wala siyang pihitan dito. So yon ang G-Shock na kaibahan ng original at saka fake. So ito, titester natin yung battery niya kung okay ba to. Kasi yun na nga, hindi natin nakita na wala na talaga mga kasuki. Ito yung bagong battery. Ito yung luma. Wala na talaga. No? Ito yung bago. Yan. So, ikakabit na natin yung bagong battery. Ito yung luma. So, ganun lang mga kasuki. Ano? Check muna natin yung kanyang terminal. Okay naman. Medyo i-clip muna natin. Ayan, kita natin, ayan ah, may lumabas na. So okay na po yan. Ayan, ngayon is isi-setting na lang natin ito. So ayan mga kasuki ah, magse-setting tayo. Nang una, yung digital, ilagay ninyo sa oras at saka araw. Ayan, kagaya nyan. Kailangan nakasetting ang digital nya sa oras at araw. Hindi po doon sa alarm, hindi sa timer. Kasi makikita nyo yan mga kasuki. Ayan o. Pag pinindot nyo dito, dito ang settings nya, mood, dito sa mood. Yan, dito adjust. Yan. Ah, dito tayo pala sa adjust. Long press ito mga kasuki ah. Itong dalawa na ito, ito ang settings niya, itong mode tsaka adjust. Dapat nakalagay siya doon sa araw at oras. So ilo-long press natin itong adjust. Yan, long press 1 2. Ayan, mapapansin niyo nag-blink na. Parang nag-blinker, magbi-blinker ang ano niyan, ito. Itong dito, ganon. Pagka long press at nag-blinker na, bitawan nyo na. Ngayon, pupunta tayo dito sa mode. Yan mga kasuki, pindutin natin itong mode. Yan. Kita nyo, ang unang nag-blinker doon, hindi pa natin napindot yung mode, is si dito. Sunod, pindutin natin dito na. Ang kasunod niya, pindut pa uli. Yan, 12 hours. Lumabas siya, pindut pa uli isa. Seconds naman. Yan, hindi na natin isi-setting yung seconds. Isa pang pindut uli, sa mode ha. Yan, ang oras. Oh, nakalagay dito is 12:07. Yan, ito, dalawa, pupunta tayo ngayon dito. Reverse saka forward. Ang oras ngayon is 10. Pindot tayo sa reverse. Oh. Naging 11 siya. Punta tayo sa forward. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ito lang dalawa. Itama na natin ha. 10 o'clock. Balik tayo dito sa mode. Pindot uli para doon naman tayo sa minute. Yan. Okay, nag-blink na yung minute. Ang oras is 10. Yan. 10:07, 10:08. Punta tayo, pindot tayo dito. Galing dito, balik na naman tayo dito ha. 07. Forward tayo. Gawin nating 10:10. Yan. So okay na, 10:10. Kapag set na tayo dito sa minute, balik na naman tayo dito sa mode. Yan. Napunta na tayo sa kalendar. Ito, 2005. Pindot tayo sa reverse.
bumalik to 4. O forward tayo kasi 20-24. Pwede nyong long press para mabilis. Ayan. Or isa-isa lang. 23-24. Ayan, nagbiblink yan mga kasuki ha. Sundan nyo may anuhin nyo ha. Tandaan nyo po. So okay na, 20-24. Dito tayo ng setting. Balik tayo dito sa mode. Ayan. Nagblink na naman ang buwan niya, ang buwan 1-1 ang nakalagay, January 1. So forward tayo, nagbiblink ang ano niya, ang buwan. Yan, pinindot natin 2 na. So doon, balik tayo dito sa mode para mapindot natin ang maiset natin naman ang araw o pecha ng araw. Yan, pindot kong isa, nagblink naman ang kuha niya, ang pecha. So ngayon is 29, dito na tayo sa reverse para mas mabilis. Ayan, 29 sakto. Kasi nakaset na siya eh. Sa 2024, matik na po siya. So okay na. No, balik tayo sa mode. Pindot ulit tayo dito. Ayan, LT1. Tapos isa pa uli. Okay na. Yan na, nagblink na dito, Tokyo time. So naisip na natin lahat. Pipindot tayo dito sa adjust. Tatakbo po yan, kailangan itong oras tasakto doon. So yun mga kasuki, ano, naisip na natin ang digital. Ngayon hihinto itong mga kamay niya, hindi yan nagsasakto sa oras. Halimbawa ito ha, ito nakasakto na siya eh. Naiset na po natin yung digital niya sa tamang oras. Ang gagawin po natin, itong kamay naman ang isiset natin. Kasi pagkaset natin yan, tatakbo ng kusa, ihinto siya sa hindi tamang oras. Hindi nakasynchronize doon sa digital. So ang gagawin natin mga kasuki, hindi na tayo dito. Dito tayo sa may forward. Long press yan mga kasuki, mga guys. Ayan. Ngayon, ayan, nagblink siya. Ang gagawin natin, pagkatapos niya, nagbiblink na siya, no? Pindot tayo dito sa mode. Galing dito, punta tayo sa mode, ha? Ayan, para iset natin siya sa alas 12. So, pinindot natin, mga guys. Ayan, mga kasuki, op. Yun, magsakto siya, alas 12. Ngayon, ang gagawin natin, pagkatapos na pindot na yan alas 12, dito tayo, babalik tayo dito. Ayan, pindutin natin ito pak dito sa adjust nya. Tatama na po yan sa oras nya mga guys. Ayan, yun. So nag synchronize na po siya. So iba po ang setting dong pagkatapos nyo ma-setting itong digital. At wala sa oras, hindi po nag-synchronize siya. Dito po ulit natin pipindutin ha. Tandaan ha, dito na tayo pipindot. Pag pindot ito, long press, magbiblink siya ngayon. Tapos pipindutin mo itong mode. Hayaan mo lang siyang tumakbo. Nang hambawa, hindi nakasentro sa oras. Ang gagawin natin is itatama natin itong dalawang kamay sa alas 12. Pagka tumama na, dito lang naman yan, reverse and forward. Tatama natin sa alas 12. Tapos pag naiset na natin sa alas 12, pipindutin na po natin dito sa adjust. Pag pindut sa adjust, sasakto na po siya sa oras. So ganun mga guys, mga kasuki. Ayan, sana nakuha ninyo. Pagkakuhan, pwede po nating ulitin. Ayan, ganito po no. Ayan, ulitin ko. Long press dito sa may forward. Kikita nyo, ayan, nag-link siya. Ngayon dito sa forward, pipindutin natin itong mode. Yan. Sakto natin sa alas 12. Yon. Pagkatapos niyan, mabawa, kung di nakasakto sa alas 12, pwede nating i-forward, i-reverse. Yan. Pindut lang dahan-dahan, o kaya i-forward. Tapos nun, basta na-set na siya sa alas 12, babalik na po tayo doon sa adjust. Ito ha. Hindi ito sa mode ha, sa adjust mga kasuki. Pindutin nyo siya. Pak. Ayan, pak. Pak pa talaga eh, no?
tatama na po yung oras niya doon sa digital. Yun. Kuha nyo mga kasuki, mga guys. Yan. Meron tayong natutunan na paano pag-setting nito na hindi komplikado. Thank you, mga guys, mga kasuki. So, yun, okay na ito. Palitan natin ng battery. Ayan, ano? 1216. At naisetting na natin siya. Naituro ko sa inyo ng dagdag kaalaman. Thank you, mga guys.